sa ating pong pagta-top coat ay meron po tayong apat na posibleng ma-encounter na problema. Ano-ano po ba yung apat na problemang yan? Una po, kung tawagin ito ay orange peel or balatsuha. Ano po ba yung orange peel o balatsuha? Yun po yung bukol-bukol po yung pagkakabuga. Yan. Saan po ba nakukuha yon? Yan po ay nakukuha sa, una-una, sa viscosity po ng ating pintura o top coat o yung lakot at lagnaw. Dapat po yun, nasa tama po yung ratio niya. Nasa tama po yung lakot niya o lagnaw. And siyempre, kailangan sa pagbubuga, yung clearance ng ating spray gun ay hindi sobrang layo doon sa ating binubugahan. Yan, isa sa nagpapakos po yan ng orange peel, yung sobrang layo. Yan, pero yan po ay madaling solusyonan, no? Then yung pangalawa ay pinholes kung tawagin. Ano po ba yung pinholes? Yung po yung nagkakabutas-butas po yung top coat o yung pintura. Paano po ba nakukuha yung pinholes? Yan po ay nakukuha, una-una, maaari yung tangke ng ating air compressor ay marami ng tubig. Kaya ugaliin po nating mag-drain. Yan, misa sumasama po yan, kahit na sabihin mo na meron po tayong water separator, no? Kahit dalawa pa yan, tubig po yan, hindi po naiwasan yan ay sumama. Then, pwede rin po na hindi ganun malinis yung ating surface na binubugahan. Or pwede rin pong napigla, nakapalang po kagad natin yung ating pagkakabuga. Yan po yung mga posible, no? Na kaya po nagkakaroon ng pinhole, so yung tawagin ay butas buwan. Then, ito naman pong pangatlo ay, kung tawagin po ito ay wrinkles o yung kumukulubot or kumukulo. Yan. Paano ba nakukuha yung wrinkles? Actually, ito po, ma-encounter mo lang ito sa urethane type na top coat o yung two components with catalyst. Pero sa acrylic kasi, sa automotive lacquer, automotive acrylic, hindi ko po na-encounter itong wrinkles o yung kumukulo, nagkakaroon siya ng chemical reaction. Kalimitan po ito ay sa urethane. Maring sa ibang brand, nangyayari ito sa ibang brand, hindi. Dito, dati gumagamit po ko ng top coat na detainer, no? Yung urethane top coat na detainer. So maraming beses na akong naka-encounter ng gantong problema. So medyo masakit talaga sa ulo. So nag-isip ako, siyempre, dahil sa tagal ko na rin nagtitinta, so may mga lumalabas na ibang brand ng urethane top coat. Sinubukan ko ang isang brand na hindi na hinahaluan ng thinner. So ayun, hindi na ako naka-encounter ng kulo o kulubot. Ayan. Kasi alam niyo po ba kung saan nag-i-start yung kulubot sa urethane type? Let's say, napatungan mo na, no? Finish na. Nakatuyo na. Kinabukasan. Gusto mo pang ulitin. Gusto mo pa kasing makuha yung talagang kintap at kapal. So yun, minsan pag-ulit natin, hindi na iwasan, nagkakaroon siya ng kulo o wrinkles. Pero same ratio, ha, kung ano po yung mixing ratio talaga ng ating nabiling top coat. Pero bakit nga po ba ito nangyayari? Nga po, no? Dahil siguro, dahil detainer, maring yung kintap kasi ang nagbibigay ng reaction po sa urethane. Pag binuhusan nyo nga po yung urethane top coat ng acrylic or urethane thinner, parang nagkakaroon na yung popcorn, kumukulo. Hindi katulad na acrylic, yung acrylic type kasi pag binuhusan mo ng acrylic thinner or urethane thinner, gumuhulas po siya. Hindi po siya kumukulo. So, yan ang sa tingin ko, no? Dahil sa thinner. So, kasi nung nagtry ako ng urethane top coat na wala ng thinner, hindi na po ako naka-encounter ng wrinkles o yung kulo. So, ito naman po pang-apat. Ito, medyo madaling solusyonan to, no? Ito po yung ipapakita ko sa inyo, i-demo ko kung paano po ito nasusolusyonan, no? Pero, siyempre, bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. Para sa mga bago pa lang sa ating channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. So ayan po, tuloy-tuloy lang po ang inyong panonood at ipakikita po sa inyo yung pang-apat na problema. Kung tawagin po ito ay luha o iyak. So tara! Sa ating pagta-top coat ay pwede tayo maka-encounter ng problema na katulad nito. So ayan na po inyong mapapansin, no? Ang tawag po dyan ay iyak o luha. Ayan, no? Ito.
paano ba iyang nakukuha? Bakit ba nagkakaganyan ang ating top coat? So, yun pa. Yan ay nakukuha, una-una, maaring apol na apol ang ating spray gun sa ating binubuga. At the same time, ay malakas ang buga ng hangin. At masyadong nalawa yung ating top coat. Pero itong problema na to ay isa sa pinakamagaang na problema at madaling solusyunan. Ito ba'y kailangan pang i-repaint ulit or kailangan i-retop coat? Kahit hindi na, may madaling solusyon po dyan. So, tuloy-tuloy lang po inyong panonood at ipakikita ko po sa inyo kung ano po ang gagawin nating solusyon dyan para yan po ay mawala. Ang una nating gagawin ay lilihain natin ito ng ayan, 2000 grit. Ayan. Then sasapin na natin ng rubber, no? Then wet sanding, syempre. Tubig, ayan, kailangan natin ng tubig. So ito, ayan, kung mapapansin nyo. Alalay lang po sa paglilihan hanggang sa pumantay po. Kaya po natin sinasapinan ito ng rubber ay para ang unang mapudpod ay yung iyak o yung luha. Kailangan dito ay makapalang top coat kasi pagka manipis ang top coat ay baka lumabas na yung kulay. Ialalay lang sa pagliliha, lalo sa mga kanto. So ayan, nawala na yung iyak. So ayan eh, lalagyan ko na ng rubbing compound. Then gagamit ako ng bopping machine. Ayan, nakita niyo yung pagkagasgas ng liha. So ayan, kabilaan. So nawala na yung iyak, di ba? Kung manipis ang top coat niya na hindi ubra, baka lumabas yung kulay. So after maliha, gagamitan ko siya ng ayan, oh, timeless water-based rubbing compound. Ayan. So, hindi naman sensitive to sa kamay, kaya okay lang na ito'y kamayin natin. Talagyan lang natin, oh. Okay lang yan, hindi naman ito delikado sa ating kamay at water-based naman siya. Then, gagamitan natin ito ng popping machine. Ayan, kung meron tayo. Ngayon, kung wala, manual lang natin, gamit tayo ng cotton or bula, then i-rub lang natin.
Pagkatapos nating mabapping ng rubbing compound, then susundan po natin ito ng wax. Ayan, ang gamit ko ay turtle wax para ma-achieve po natin yung talagang dulas niya at kintab. Yan, patuloy lang natin ng ilang minutes, no? At least kahit mga 3 to 5 minutes para matuyo yung wax. Huwag nga pala tayo magpapapping na nakatutok yung init o liwanag ng araw. Kasi may hirapan tayo. Tumitigas po yung rubbing compound pati yung wax. Kaya dapat pag nag-rubbing tayo, mari nga malabig ang panahon at makulimlim. Pero kung talagang mainit ang panahon, ilagay natin siya sa area na may silong, no? Hindi yung naka-direct sunlight. So ayan, no? So ayan, wala na yung luha. Very smooth na. So ganun lang kadaling i-solusyonan ang ano, ayan, no? Ang luha.